ito ang dahilan kung bakit failed ang ginawang artificial devil fruit ni Dr. Vegapunk. Minsang gumawa ng dragon devil fruit si Vegapunk, na ang kapangyarihan ay katulad ng Oonomi. Model Seryu, at ang user ay si Kaido. Ang prutas ay kinain ni Momonosuke nang hindi sinasadya. Sa kabila ng pagkakaroon ng marami sa mga kapangyarihan ng Oonomi, Model Seryu, ang prutas ay itinuring na isang kabiguan. Bakit? Ang kulay ng dragon na Oonomi, Model Seryu ay asul. Ang Seryu mismo ay maaaring bigyang kahulugan bilang Blue Dragon. Ang kulay ng dragon ni Momonosuke ay pink. Nang sa One Piece Chapter 1067 tinanong ni Vegapunk kung ano ang kulay ng dragon ni Momonosuke, at sinagot ni Luffy ang pink. Nainis si Vegapunk at itinuturing itong isang malaking kabiguan. Si Vegapunk ay tila isang henyo at isang perfectionist. Kaya kahit na ang maling kulay ay isang bagay na nakakaasar sa kanya. Sa Chapter 1007, si Guernica mula sa CP0 ay nagsasabi tungkol sa artipisyal na eksperimento ng Devil Fruit ni Vegapunk. Noong pinigil ng Marines si Kaido, sinubukan ni Vegapunk na gamitin ang lineage factor ni Kaido para makagawa ng Devil Fruit. Gusto ng World Government ang prutas, ngunit ang prutas ay itinuturing na isang kabiguan. Mahiwagang naisip ni Guernica na sa kabutihang palad ang eksperimento ay natapos sa kabiguan. Nakakatuwa ding malaman na nabigo ang World Government na makuha itong Oonomi clone, Model Seryu. Dahil lang sa maling kulay. Ang Vegapunk Dragon Devil Fruit na ito ay katulad ng lakas sa orihinal na Oonomi, Model Seryu. Sa una ay mukhang maliit ang Momo Dragon. Ngunit ito pala ay dahil sa edad ni Momo. Kapag tumanda na ang pangangatawan ni Momo, lumaki rin ang forma ng dragon niya. Si Momonosuke ay maaaring lumikha ng mga ulap ng apoy. Siya ay maaari ding makagawa ng Bolo Breath, ang signature technique ni Kaido. Iyan ang signature strengths ni Kaido. Pink lang talaga ang kahinaan nitong Vegapunk Dragon Devil Fruit. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit ang dragon na Devil Fruit ni Vegapunk sa One Piece ay itinuturing na isang pagkabigo. Ano sa tingin ninyo mga kapika? Sabihin mo sa comments. Huwag kalimutan ang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe.